Sino si Fernando Amorsolo sa daigdig ng sining ng Pilipinas? Siya lamang naman ang kinikilalang Grand Old Man of Philippine Art. Higit natin siyang makikilala sa tulong ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 41 years ago ngayong araw, April 24, 1972, sumakabilang buhay ang noon ay kinikilalang Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Cueto Amorsolo sa sakit sa puso sa edad na 79, dalawang buwan matapos na maratay sa St. Luke's Hospital. Matapos lamang ang apat na araw, iginawad sa kanya ng Pangulong Ferdinand E. Marcos ang pinakaunang gawad pambansang alagad ng sining sa sining biswal sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Sinasabing tinatayang 10,000 ang mga nagawa niyang painting sa sketches sa kanyang buong karera. Naging apprentice ng dakilang guru ng sining, Don Fabian de la Rosa, sa edad lamang na 13. Nagturo siya sa UP. Sumikat siya sa kanyang disenyo sa logo ng Ginebra San Miguel, Marka Demonyo, at sa kanyang malaganap na nailimbag sa mga brochure ng Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano, ang painting niyang Rice Planting. Tinulungan ng mga mayayamang mga ayala sa Paris, Madrid at New York upang lalong lumawak ang karanasan. Nakilala siya sa kanyang mga obra na nagpapakita ng kabukiran ng Pilipinas at mga tila buhay na mga portraits ng mga sikat na tao. Ang kanyang pinakamalaking kontribusyon sa sining sa Pilipinas ay ang paglalaro ng light and shade o chiaroscuro na mas kilala natin ngayon sa tawag na backlighting. Kung ngayon, pumupapuri ang natatanggap niya mula sa mga eksperto at mamamayan ng Pilipinas, matatandaan na noong kanyang panahon, kontrobersyal na figura siya sa sining. Sinasabing hindi sinasalamin ng kanyang mga painting ang totoong buhay ng mga tao. Halimbawa, sa kanyang mga depiksyon ng bukid, masyadong idealized na parang ang saya-saya ng mga tao, bakukulay ang mga suot nila at ubod ng linis. Oo nga naman, mahirap kaya at mainit ang buhay sa bukid. Marami rin siyang obra na nagpapakita ng kasaysayan ng Pilipinas. Yun nga lang, may painting siya na pinamagatang Early Sulu Wedding. Ngunit paano magiging kasalito sa Sulu? Eh ang mga Muslim dapat balot na balot ang mga kababaihan. Hubad kaya yung mga niya, kaloka. Ngunit, nang maranasan ng digmaan, ayon kay Ambeto Campo, makatotohanan ang mga dibuho niya ng paghihirap at pagkawasak ng bayan. Gayun din, masyado raw commercial si Amorsolo. Para mabuhay nun, nilalako niya ang mga foto ng kanyang mga painting at mapipilian ka kung ano ang gusto mong ipagawa. Depende sa bayad mo ang pagkapulido ng gawa. Kaya may iba-ibang version ng kanyang mga obra. Naging regular customers niya ang mga Araneta at si Don Jorge Vargas. Maging ang batang reporter noon na si Ninoy Aquino ay nagsakripisyo ng dalawang buwang sweldo para ipapinta lamang ang portrait ng kanyang nililigawan noon na si Maria Corazon Sumulong Pohuanco, Tita Cory, sweet. Okay, fine. Hindi raw makatotohanan ang obra ni Amorsolo. Ngunit, ang sining naman talaga ay pale imitation lang ng totoong buhay. Ang nais ni Amorsolo ay mag-iwan ng magandang imahe ng ating bayan. Tayo rin naman gusto nating mag-iwan ng magandang imahe ng sarili natin, hindi ba? Sa puntong ito, nagtagumpay nga siya. Ako po si Xiao Chua, Past Television ng Bayan. And that was Xiao.